para sa pangatlong paksa na napapabilang sa macroeconomics, ito ay ang ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok, at pagkonsumo. So kung inyong maaalala, ito ay ang ikatlong modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya, na kung saan mula sa sambahayan, tayo ay bibili sa pamilihan, na kung saan in return, tayo ay makakatanggap ng kalakal o paglilingkod, produkto o serbisyo. At ang kabayaran niyan ay ang pera na ating ibinabayad sa pamilihan. Ngayon, saan naman nakakakuha ng mga produkto at serbisyo ang pamilihan? So, dito sa bahay kalakal. So, yung ibinabayad ng pamilihan ay nagiging kita ng bahay kalakal in return of the kalakal at paglilingkod na ibinebenta naman sa pamilihan. So, ngayon, saan kumukuha ng input sa produksyon ang bahay kalakal? So, dito sa pamilihan ang salik ng produksyon. So, dito siya kumukuha ng lupa, ng mga entrepreneur, ng kapital, at ng mga manggagawa. So, ngayon, sino ba ang bumubuo sa pamilihan ng salik ng produksyon? Ito ay ang sambahayan. Ibig sabihin, tayo na nasa sambahayan ang nagiging consumer, tayo rin ang nagiging input ng produksyon. Tayo ang lakas paggawa. Bilang parte ng lakas paggawa, tayo ay nagtatrabaho upang tayo ay magkasweldo. At gamit ang ating sweldo, tayo ay nakakabili o nakakagastos ng ating mga pangangailangan at kagustuhan. Kung ibig sabihin, umiikot lamang ang pera, umiikot lang din ang produksyon at ang input ng produksyon dito sa daloy ng ating ekonomiya. Pero bukod dyan, idinagdag ang pamilihang pinansyal, kung saan dito tayo nag-iimpok. So, sino ba ang nag-iimpok? Ang sambahayan. Sino ang namumuhunan? Ang bahay kalakal. Ano ba yung pag-iimpok? Yan ay savings. Ang pagsisave ng pera, yung pagtatago ng pera, yung pagtitipid ng pera. Saan natin iniimpok o itinitipid ang ating pera? Dito sa pamilihang pinansyal, katulad ng mga insurance company, mga bangko, kooperatiba, at marami pang ibang mga offices na mapapabilang sa pamilihang pinansyal. Ano naman yung namumuhunan? Yun yung humihiram ng pera mula sa mga bangko, sa mga monetary funds or offices na kung saan binibigyan ng tubo ang pera hanggang sa ito'y lumago gamit ang interest. So dahil dyan, suriin ang nasa larawan. Kung ikaw ay may trabaho at kita, saan mo ito gagastusin? So ano bang ipinapahiwatig ng larawan? Ikaw ba ay magtitipid sa piggy bank? Or ikaw ba ay gagastos at bibili ng mga luho o mga pangailangan? So, nasa sa iyo ang desisyon. So, dito sa graph na ito, makikita natin na ang may pinakamataas na gastos ay ang pagkain. Kasunod ang kuryente at ang tubig. Saan napunta ang ipon? Ni walang ipon ang makikita or mababanaag dito sa graph na ito. Dahil ang tatlong kita na ating makikita dito, kita 1, kita 2, at kita 3. Si pagpalagay natin, may kinsenas na paraan ng pagsasweldo. January 15, January 30, at February 15. Ang tatlong kita na ito, pagpalagay natin na ito yon. Kita 1 as blue, kita 2 as orange, at kita 3 as yung gray.
So, dito sa ipon, halos katiting lamang ng pera ang na-save or na-impok. At mula pa yun sa kita 3. Dahil yung sa kita 1, dito ibinuhos ang pagkain. Sa kita 2 naman, dito parang ibinuhos ang pagbabayad sa kuryente at sa tubig at pati na rin sa pagkain. So, walang natira halos sa ipon. Ano ang pinakamataas at pinakamababang bar sa graph? Ano ang ibig ipinahihwating nito? So, yun ang ating napag-usapan kanina. Papaano nagkakaugnay ang kita, pag-iimpok, at pagkonsumo? Nakahawak ka na ba ng malaking halaga ng pera? Paano mo iyon pinamahalaan? Ano para sa iyo ang pera at paano ito dapat gamitin? So, ang kita. Bigyan muna natin ng kahulugan ang bawat salita. So, kita ay ang halaga ng natanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong kanilang ibinigay. So, kapag ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay magkakaroon ng sweldo. Yun ay kita. Pagkonsumo naman ang tawag kapag ang pagbili at paggamit ng produkto o serbisyo na magbibigay ng kapakinabangan sa tao. Ibig sabihin, ginamit mo ang iyong binili. For example, ikaw ay bumili ng isang ice cream. Kinain mo yung ice cream. Yung action na pagkain sa ice cream, yun ay pagkonsumo. E ano naman yung pag-iimpok o savings? Ito ay paraan ng pagpapaliban ng paggastos. According sa Macroeconomics ni Roger E.A. Farmer noong 2002. Another source ay kitang hindi ginamit sa pagkonsumo o hindi ginastos sa pangangailangan. So maraming iba't ibang kahulugan ang pag-iimpok o savings. Pero nag-iisa lamang ang general idea ng pag-iimpok. Ito ay ang pera na hindi ginastos o ipinagpalipan sa paggastos upang meron pang magamit in the future or for emergency purposes. Yan ang savings o pag-iimpok. Maaari ka bang kumita kapag ikaw ay mag-iipon? Sagot? Oo. Dahil maraming paraan upang ikaw ay magkaroon ng pera kahit ikaw ay nag-iipon. Una, investment. Ito ay ipon na ginamit upang kumita. Sunod is ang economic investment. Paglalagak ng pera sa negosyo. At yung sunod ay ang personal investment. Paglalagay ng isang individual ng kanyang ipon sa mga financial assets katulad ng stocks, bonds, o mutual funds. So, ito yung mga paraan upang ikaw ay kumita kahit ikaw ay nag-iipon lang. So, may mga tinatawag tayong banko at financial intermediaries na nagsisilbing tagapamagitan or middleman sa nag-iipon ng pera at sa nais umutang o mag-loan. Katulad nito. Ito ay mga halimbawa ng mga pamilihang pinansyal o mga intermediaries at bangko. So, makikita natin dyan ang mga commercial banks, savings and loan, credit unions, finance companies, life insurances, companies, mutual funds, at pension funds. Pero hindi lamang dyan limited yung mga pamilihang pinansyal. Marami pang iba katulad ng mga kooperatiba. So, ito yung mga middleman na kung saan ang dalawang partido na tinatawag nating nangungutang at nag-iimpok. Yung nag-iimpok, siya yung nagsisave ng pera sa mga financial intermediaries. Habang yung nangungutang, siya yung humihiram ng pera sa paraan ng pagtutubo ng pera. So kapag ikaw ay nangungutang, hindi ibig sabihin na yung inutang mo ay ang kabuang halaga ng babayaran mo. Merong interest kung ilang buwan, ilang linggo ka magbabayad.
So, depende yan sa mga intermediaries ng mga finances. Katulad ng iba na meron silang 10% na tubo, 5% na tubo. So, depende yan sa transaksyon.